Kumusta mga guys? Ito'y kung paano napunta ang Pabunan Viral Injection sa Indonesia. Pakinggan natin ang ulat ni Mr. Mario Marcos. Ngayon, 2014, no? Dumating yung time na nagkaharap-harap sila, March 28 yun. Kasama yung mga ibang opisyal na General Meeting with the Food and Drug Administration, FDA, at FDA Central Office, alabang yun, no? Muntinlupa. So, regarding Pabunan antiviral injection as a treatment and cure for dengue fever. Okay. On March 28, 2014, Dr. King, in the presence of Director Lulu Santiago, stated that FDA has no jurisdiction or does not prohibit the practice of medicine at the food at the Pabunan Medical Clinic. So ibig sabihin noon, nagbitaw pa sila ng statement na ganun. So ibig sabihin noon, okay lang sila. Assuming na ganun ang nangyari, patuloy ang panggagamot nila. Iba-ibang sakit ang mga nagpapagamot doon. Libo-libong dengue patients ang mga nagpapagamot doon. Mga natuklaw ng ahas, yung mga na-poison sa ano yan, sa red tide na yan, yung sa mga sting na yan, kung ano-ano. Hanggang sa 2020, tuloy-tuloy yung panggagamot nila. Wala silang natanggap na notice, wala silang natanggap na complaint from the FDA. Then, finally, dumating itong pandemic na ito. Dumating yung pandemic na yan, 2020 na, months ng March, mag 29 yata yun. Yun. Naka-receive, nung naumpisan nila na gumana yung kanilang gamot at pumutok na pwede sa nag-positive. Ayun na. Meron na kunwa-kunwaring complainants kuno. Gumawa na ng drama yung mga utak talangka, yung mga inggitero, yun, linusob na yung kwan. Yung clinic nila na sa dami ng nakapila doon na nagpapagamot, more than 300 to 400 na pasyente. Yun. Hinaras na yung kwan, yung clinic nila, kung ano-anong violation ng linagay at inis. 2020. Ngayon, oh, 2020. FDA po. FDA Region 3 yung lumusog doon. So, kasamang NBI at police, may papel na hawak sila na yun na nga. So, parang meron silang ginagatang maganda sa Pabunan. Oh, marami na silang mga violation na binigay sa kanila at yung pagbebenta daw ng gamot, yung compounding daw, tapos may cease and desist order na. Ngayon, yan sa bagay na yan, dyan na kami pumasok. So, kailangan mag-apply ng LTO, license to operate. So, ginawa namin yon. Tumulong na ako doon. Ako na yung naghingi ng tulong sa ating Senator Bongo para makalapit direkta sa ating FDA Director General, si Dr. Domingo. Yun. Hanggang sa dumating sa punto na, nako, talagang naramdaman ko na yung kwan, yung parang pagsusuot sa butas ng karayom. Dahil alam naman natin na pag nasa pandemya tayo, dapat hindi ganon. Ang aking expectation at ang aming expectation ay magkakaroon ng pagtulungan ang ahensya natin na yan, dahil sila yung regulatory dyan eh. Commission eh, siyempre kwan yan eh. Alam natin na maghigpit sila dahil food and drug sila, ano? Pero siyempre sa times of pandemic, dapat nandyan yung
pakipagtulungan nila sa lahat sana ng may potential na gamot, e bibigyan nila ng attention yan. Kagaya ng ginagawa dito, hindi nga tayo taga rito, pero binibigyan tayo ng attention. Hinaharap tayo, nakipag-collaborate, nagkaroon ng Zoom conference with the doctors, with the Ministry of Health. Tapos aside from that, maraming doctors na nagkakausap, may mga expert na nagkakausap. So, chine-check talaga nila, binabalidate talaga nila kung ano talaga yan, kung totoo ba yan, at binibigyan ng attention yan. Eh, ganun sana kasi pandemic nga ho. Ngayon, para pong sinasabi ninyo eh, nung dito, eh hindi nakipagtulungan, hindi para nakikooperate ng FDA, ganun ang nangyari, kaya po nyo dinala sa Indonesia. Opo, kasi ganito nga po yan. Nasa pandemya tayo. So, ang desisyon ko na yan, lilipad na lang ako. Bakit? Eh, meron ng kwan dito eh. May malaking opportunity dito na pwedeng mangyari. Kung sakali man magkaroon ng approval dito, eh, makikinabang din ang mga kapwa nating mamamayang Pilipino dahil, siyempre, kailangan yan eh. So, taga-Pilipinas naman ang nag-imbento, bakit hindi natin pagsabayin kung sakali man, di ba? Ang distribution, wala namang problema. Kasi nababasa ko na dyan na nung lumabas yung license namin sa LTO, kailangan naman na aprobahan yung Procaine na yan sa pag-apply ng Procaine. Ang damakmak naman na requirements ang kailangan at halos ayaw nang makipag-cooperate yung kwan natin, yung supplier natin sa Germany sa dami ng hinihingi ng FDA natin. At saka ang daming mali dun sa pag-apply namin nung una kaya umabot kami ng napakatagal. Kasi meron palang kulang. Pero yung system ng online nila eh tinatanggap yung payment. Eh meron pa palang kulang. Nag-expect naman yung ahensya na hinire namin na para umusad yung papel. Yung pala pagka binelify namin at tinutukan namin, kulang pala yung ganito. Bakit tinanggap? Bakit pumasok sa system ng FDA sa online nila eh meron pa palang kulang? 'Di ba? Mga ganun ba? Maraming mga naging mga delay na nangyari dahil sa application pa lang, marami ng supply. Tapos, yun nga, ang reason nila, walang kwan yan, walang tatanggap yan kasi bihirang pumapasok, naka-lockdown, mga ganon. Tapos, nung natapos yun, nag-apply kami ng para sa Certificate of Product Registration ng Procaine na yan. Sandamakmak naman ng kwan ng papeles na kailangan, impossible things to do during the type of pandemic, talagang mahirap gawin. And then ang hinihingi naman ng mga doctors natin, bakit wala man lang ni isa na representative ng DOH natin o ng mga expert natin diyan, mga sinasabi nating expert sa DOST, expert sa DOH, expert sa FDA na may kapag-collaborate at para mabigyan ng tsansa na may paliwanag at maintindihan ng gusto ng mga ahensya natin yan na hindi yung inuunahan na nila at sinasabihan na nila na yung gamot na yan yung delikado, may mga pronouncement kaagad na ganun, judgment kaagad na ganun. Eh lahat naman ng gamot delikado basta mali ang paggamit at mali ang dosaging. Talagang delikado kahit ba biogesic yan o medical yan. Pag ininom mo ng sandamakmak yan, isang inuman, delikado talaga yun. Oh. So, ito po, nararamdaman niyo po na medyo iniipit kayo. Hindi naman siya iniipit, pero hindi kayo binibigyan ng tulong ng FDA o ng DOH. Opo, kasi... Opo, yun ang pakiramdam ko kasi lahat na ng connection ko, ginamit ko eh. Lahat na ng gusto naming kausapin, kinausap na namin. For compassionate use. Para sa mga frontliners na lang, sa mga kapulisan na lang na gustong magkaroon ng
protection sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa, at yung mga infected, yung mga nag-positive, na mga nagbo-volunteers, na nag-te-text, talagang madudurog yung puso mo dahil hindi mo kakayanin na nagmamakaawa yung tao. Eh, meron ka naman, pero hindi ka naman makagamit kasi nga nakasildaman yung gamot. May cease and desist order hanggang sa dumating sa punto na may mga kwan na, may mga advisory na tayong natatanggap galing sa Department of Health natin. Oh, alam mo ang ito, ayoko naman, hindi ko naman na wala naman akong balak na i-downgrade o siraan ang gobyerno natin diyan. But during the time dumating yung punto na mga doctors dito na nag-comment sa nangyayari yan, dahil nagre-research din sila about pabunan, eh bakit may cease and desist order yan. Oh, di pinapaliwanag ko. Oh, how come that I thought that Philippines is a democratic country, but why in the times of pandemic bakit ginagawa nila ng ganyan? Oh, ganun eh. Ganun yung mga comments ng mga doctors natin dito. Yung so, doctors. Ibig kong sabihin eh, kasi marami nagsasabi dito, dapat naman din kayong sumunod sa mga hinihingi ng dokumento. Pero ang tingin ko naman, dahil sa tayo ay nasa pandemic, napakahirap i-reproduce niya. Dapat nga ho, ang sinasabi niyo lamang po eh, tulungan sana. Oo. Oh. Saka tayo ng gobyerno, ng DOH, natulungan kayo kasi naghahanap tayo eh. Dapat from the doctors, from a private company, at saka DOH, dapat nagtutulungan na maghanap ng gamot para dito. Yung sinasabi kanina. Oo, meron nga tinatawag na solidarity trial, di ba? O bakit ito matagal na at may experience na about antiviral diseases, no? So, marami kasing istorya na nangyari dito na hindi mo rin masisi yung mga doctors natin, dahil maraming rin silang disappointment na na-encounter na nangyari. May mga offer din sila noon na pumunta pa sila sa RITM para ipatest ang kanilang gamot. Anong sinabi sa kanila? Huwag nyo nang ituloy yan, de walang mangyayari sa gamot ninyo. With their experience, ano, na binasa ko na nakarating pa sila sa Africa, invited sila sa World Conference ng HIV, at may mga award sila, may mga validation ito ng mga kilalang dalubhasang doktor din sa Amerika. Hindi biro-biro pong pinagdaanan ito. At yung pagkuha ng patent na almost 16 years bago na-aproban, hindi po biro-biro yun. Dahil pagkuha ng patent, hindi lang naman sa pangalan, binabalidate din yan kung tama ba yung gamot na yan. O ano ba talagang gamit niyan. Unique ba talaga yan? Kakaiba talaga ba talaga yan? Marami naman pong may kategorya naman yan yung pag-approve ng patent. At saka siyempre, makikita natin yung potential ng gamot na ito dahil sa kakaibang transformation nung gamot pag naghalo na at pumasok na sa katawan ng tao, ibang usapan na po yon. Yon ang hindi alam ng nakakarami natin ng mga doctors diyan. At bakit dito naintindihan nila? At bakit dito nagawa nilang tayong tanggapin at makipagtulungan sila? Yun ang aking masasabi lang po dyan. Yan po pala mga kabayan ang dahilan kung bakit napunta ang pabunan viral injection sa Indonesia. Kayo na po ang bahalang umusga. Salamat.